Okay, atan ko muna itong fan para mapanggan yung process ng api. Okay. So, part 4, crude buttons. At yung ka-crude buttons. Makit kasi pag sinabi kong home. What? Hindi naman talaga siya home. So, alam natin ng bootstrap. Okay. R. Double 3 screws. Nilagay ko na dito siya. Parang mas trip ko kasi pag ano, web dev. Kaysa dun sa mismong desktop application. Mas mahirap ko. Arit ng Java. C++. Mas nahihirapan ako pag mag JavaScript. Hindi pa ako manay. Hindi. Parang nilip na ako ng JavaScript eh. Ariyain na. So, medyo mabagal siya. So, andito tayo sa PHP crude. Kuha tayong file dito. So, index.php. Okay, dito natin lalagay ang mga malulupit na bagay na makikita nyo sa buong mundo. Okay, so ang una natin gagawin ay... Okay. HTML. Title natin ay PHP crude. PHP crude containers. So, kailangan natin ng ano? Kainin ng daon. So, kuha lang tayo dito ng kaunti. So, dalawang row kasi yun. Ito. Pwede na to. Ikukunin din kasi natin tong links. Sa head. Meta UTF. Kailangan ka ba to? Parang wala nang ganito yung ano. May mga meta pang nalalaman. And then, bakit ba? Bootstrap that means that yes. Ganun. Script 1, 2, 3. Okay. Kailangan natin itong div class. What? Naman ito. So, class container. Okay. So, lagyan natin siya ng comment na siya ay container. So, maganda tong practice na to. Okay, para hindi tayo magbilang ng mga div pagkatapos pag hindi gumana. So, sunod ay, ano bang sunod? So, div class row. So, isa ulit na row. Class row. Div class row. So, ito ulit. So, ito ay preventive measure kung tawagin. Kasi, lagi tayo nagbibilang. Hinahanap natin yung kamatch ng div. Kasi, minsan, nagkukulang yung div, kaya nagkaka-error. So, div class. Okay. So, div lang naman. Tsaka itong column, blah, blah. Okay. So, div. So, dalawa tong div na to. Kasi, ang style kasi natin ay merong apat na button na box. And then, apat na box. Ay, apat na box. Yung mga lamok na aray. Listahan eh. Sabihan tayo ditong box na sa so, aray. Tiganin tayo dito. Ayun nga pala. Nakakalimutan ko. So, inside dito sa container na to. So, lagyan natin siya ng style. So, padding. Kasi, ang padding natin ay yung container natin maliit lang talaga, nasa pagitna lang siya. So, siguro, ano ba ito? Okay. So, itong gitna lang ito ang ating kukunin. PHP crude index.php. Okay. So, kunin natin yung shadow sa utilities. Grabe ang mga lamok ngayon na. So, uploaded na pala ito. Sige, mamaya kayong titignan.
kukunin natin tong lang parang lumabas na. Shadow dito ito. So default shadow pang kanya. Default shadow. So nasa loob siya ng container. So ating practice shadow. And then tandip na to sa lakas to. So ipatong na natin siya dito. And then ito. Okay, pwede na dito. So div. So we have to dito column 1. Then ito naman ang column 2 natin. Column 2. Grabe ako mapun pag ganito na. Ah. So, malas. Diba, try natin siyang i-run. Okay, nandun siya sa pinakataas. Ba't nandun siya? Ay, okay, wala pa tayo nakikita ang padding. So, ang padding natin ay mga bambalis ang ginawa ko dun. So, 50 pixels. 50 pixels sa top. And then, 250 pixels sa sunod, dito sa left and right. So, I think it is enough. And then, sa row, lagyan natin siya ng padding 4. Okay, para mas lalo siyang sumiksik. And then, column 6. Okay. So, by column, maglalagay tayo ng sa dalawang column yan. So, mahati yan sa dalawa. So, lagay natin ng pixels sa padding X sa both sides sa 1. Para hindi magkadikit yung dalawang button natin. So, gawa tayo dito ng buttons. So, masaya dito sa buttons. Ang create, itong success. And then, delete, itong info, update warning. Tapos, endanger yung delete natin. So, div muna tayo. Ay, hindi. Wait lang. Wala pa tayo ditong parang heading natin. So, lagay tayo ng cutting heading dito. Ba ito? H1 ba? So, PHP crew. And then, class natin, text center. Let's see. Okay, PHP crew. Kung makikita nyo siya. Look at it. So, next ay div tayo ng isa. So, itong div na to ay para sa create button. So, create button natin yan. So, create success. Success. So, try natin. So, maliit lang siya. Easy. So, create ang ating banat. And then, yung style natin dyan, ang width natin ay 150 pixels. 150 pixels o 50 pixels na width or height. I think 200 to. Ito rin natin, 250 pixels to. So, ito yung mismong height niya. Gusto nyo height. Height niya ay 50 pixels. Wow. Wow. At ganito lang siya kaliit, mga boss. So 100 siya. Okay, so 100 ang height saka ito 50. Oops. Baka 200 lang ito. 200. Dito ay 150.
create. Then yung font size natin, font size 30 pixels. Okay. Edit. And then ano ba to? So class float right. Float pa to sa right. Okay. And then lagyan natin siya ng link kasi nilagyan ko talaga ito ng link eh. So itong link na to, so pupunta siya sa link na to, pupunta siya sa link na to eh. So so require natin yung isang bata dyan. Okay, so PHP muna pala. PHP. So require natin yung sa config yung define. Okay. So define dot PHP from config. Take the PHP, require natin yun. And then, pupunta siya sa... Masa yung mag-PHP? So, echo. So, sa define natin ay ito, localhost. So, may kulang dito pala. HTTP colon ito. So, localhost natin. So, root URL. Plus okay, gawa muna tayo dito ng isang folder. So gawa tayo ng isang folder. So process. Okay, process. And then sa loob ng process na to meron tayong new file. So create that page. So, meron din tayong read.php. And then, new file ulit. Update.php. And then, delete.php. So, dito sila pupunta. So, create.php URL. Concatenate. And then process slash create dot php. So ganun lang naman siya kasi. Hindi pa natin alam kung tama itong URL na ginagawa natin. So try natin localhost php crude. Localhost php. Wow. Tama naman natin ginagawa. So next ay so nasa row tayo sa pangkolom man. Ay itong create button. Okay, so ito pa lang ulit. So div ulit tayo. Copy na lang natin siya. So ito ay update kasi nasa lo, nasa so update siya kasi nasa baba siya. So create, read, update, and delete. So update. Siya ay info. So magkatanda ko. Then update that page. Yun. So lagyan natin siya ng counting padding setup. Ay margin setup. Okay, so update. Ayos pa. Parang mas maganda kong page. PHP crude pala natin nasa loob ng ating shadow. Huwag ba natin iniiwan to.
Okay, mga boss. So, ganun din sa ating baba. Create button. So, ito ay update. And then, update. So, sa baba naman natin ay hindi na natin kailangan itong float. Kasi, nasa left na siya initially. So, ito na lang. So, empty. Top. So, ito ay read. The read button. Ito ay delete button. Ito ay read. Ito ay delete. Ito ay read. Ito ay delete. Ito ay danger. Ito ay info. Let's see. Wow, magkakulay. So, dapat ito ay din, ano, warning pala. So, create, read, update, tsaka delete. So, ito na yung mismong pinaka-crude buttons natin. Ano? So, pag pinindot dito, so, pag sa create, ay lalabas yung form. Okay, so, create. Punta siya dito, read. So, hindi naman siya nag-e-error kasi ano meron na siyang file na gano'n. So, yun para sa part 4.